Maraming microphone na ang nasa market ngayon. Meron tayong wireless microphone, meron tayong XLR cable microphone, and meron din tayong USB microphone or condenser microphone via USB. Ngayon naman, we are very fortunate enough, pinadala ulit tayo ng Boya ng bago nilang product, which is a wireless microphone na pwede sa camera natin at sa smartphone natin. So this is the Boya WMic 5M2. Marami na napadalang microphone si Boya sa atin. Marami na rin tayo na testing. Meron mga malalaki, meron mga maliliit. Ngayon naman, itong pinadala nilang microphone is very compact and very portable na magagamit natin kung saan man tayo magpunta at mahaba ang kanyang battery life. So ang Boya WMic 5M2 is yung battery life niya guys, 10 hours yung receiver and 10 hours din yung transmitter niya. So kung makikita nyo later, pag in-unbox natin yung ating microphone, meron siya kasamang dalawang transmitter and isang receiver. Also, yung monitoring niya is real-time. Pwede ka kasi maglagay ng headphones dito or ng earphones para na mo-monitor mo kung gaano kalakas yung volume mo. Walang delay or walang bug every time na magre-record ka ng iyong audio. So, i-unbox na natin siya guys. I-check na natin kung ano yung mga kasama sa loob niya and kung gaano siya kalaki. I-compare natin siya sa isang wireless microphone din ng Boya. Okay, so pagbukas mo ng box, andito na yung manual niya and sa likod naman, nakalagay dito yung typical Boya sticker natin. Since tatlo yung device na kasama ng ating product, tatlo din yung charging cable na kasama niya. Tatlong USB Type A to USB Type C. Meron din siya kasamang 3.5mm jack para sa transmitter and sa camera. And then meron dalawang dead cat na kasama na i-attach natin sa ating microphone. Meron na rin siyang kasamang pouch, andito may Boya brand dyan and then parang soft nylon siya sa harap. And then sa likod naman, meron siyang net dito na pwede mong ilagay yung mga charging cable. So ito na yung pinaka-product natin. Nasa loob siya ng box, pero ganito siya kalaki. Maliit lang siya guys, compared sa other Boya microphone na nire-review natin. And then ito yung likod niya. So nakasil talaga siya guys. Nakaklip talaga siya sa loob ng carton para hindi siya gumagalaw during the transit pag-deliver sa inyo. So ito na yung pinaka-microphone natin guys, dalawang transmitter and isang receiver. So kung mapapansin nyo, yung transmitter natin is mas maliit siya compared sa receiver. Kung makikita nyo guys, ito yung pinaka-transmitter niya, napakaliit lang niya, para mga 3 inches lang siya. So ito yung usual mic na ginagamit natin pag nasa labas tayo, yung XM6 S2. And then ito naman yung WMic 5, iko-compare natin yung size nila, kung gaano kaliit itong bagong microphone nila. Ayan guys, yung size comparison, nakita nyo naman almost half yung dinecrease pagdating sa size nung WMic 5. Yung side view naman ng transmitter na to, andito yung power on off, andito yung mute button, and nandito rin yung plus minus volume button. Sa taas naman, dito natin ilalagay yung dead cat natin if ever man na windy yung surroundings natin. And then sa gilid naman, meron siyang type C port para kung if ever man na malobat kayo habang nagre-record, pwede nyo i-charge yung inyong microphone. And then sa likod naman, andito yung pinaka-logo ng Boya na declip din siya sa ating mga damit. So ito naman yung receiver na kasama ng ating microphone. So compare sa size ng transmitter, halos mas malaki to ng doble. So ito yung pinaka-transmitter niya guys. So sa gilid ng microphone na to, nandito yung mute button, on-off button, and at the same time yung volume button niya. Sa taas naman niya, meron siyang headphone monitoring jack and 3.5mm jack pang connect sa ating mga camera and smartphone. And then sa other side naman is yung kanyang charging port na USB Type-C. So na-unbox na natin siya, nakita na natin yung specs. So ngayon naman is yung fun part. Testingin na natin siya guys gamit yung ating camera kung maganda ba yung quality ng sound natin. Just a disclaimer, ang gamit natin ng microphone is yung XM6. S2. Ngayon naman, itry natin itong bagong labas nila na microphone na halos kahawig lang naman ng XM6 S2. Yun nga lang, yung size nito is mas maliit. Hindi siya halata na meron kang gamit na microphone. Gamitin natin yung WMic 5M2 ng Boya. Kanina kasi ang gamit natin is yung XM6 S2. So malaki ba yung difference guys? Or wala naman masyadong pinagkaiba. Ang kinaganda lang nito guys is very compact siya, very portable. Kahit saan parte ng katawan mo or kahit saan parte ng damit mo siyang ilagay, hindi masyadong halata. Kung napapansin nyo, meron siyang dead cat dito para ma-filter out natin yung any wind noise dito sa loob ng studio natin. So itry naman natin ng walang dead cat na nakakabit. So ito guys, inalis ko na yung dead cat ng ating microphone. Ako kasi personally, every time na gumagamit ako ng wireless microphone, naglalagay ako ng dead cat or ng wind foam para
maiwasan natin yung any noise na sumasama sa tunog ng ating video. Kung makikita nyo guys, hawak-hawak ko siya ngayon. Ngayon naman, itatry ko siyang i-clip sa damit ko. So, kinabit ko na siya sa damit ko. Isa lang yung masasabi ko guys, maganda siyang ilagay sa damit kahit wala ng lavalier microphone. Bakit? Ito guys, kung makikita nyo, yung collar ng shirt ko, hindi siya nakausle or hindi siya nakababa. Kasi nga magaan yung microphone na to, no? So, kung gusto nyo mag-order ng WMic 5M2, click the link lang in the description box. Hindi lang M2 yung mabibili nyo. Pwede rin kayong pumili ng M1 kung isang microphone lang naman yung ginagamit nyo. So, meron din silang pang Apple na naka-Lightning port and pang Android na naka-Type-C port na rin siya. Final verdict with Boya WMic 5M2. Portability, 10 out of 10. Yung sound niya, para sa akin, 8.5 to 9.5 out of 10. And then lastly, sa price naman, ang Boya WMic 5M2 is more or less nasa 3,000 to 6,000 pesos, depende sa pipiliin mong option. Proven and tested na kasi sa akin si Boya, guys. Lagi ko itong nagagamit kahit medyo maulan sa labas or medyo malakas yung wind noise sa labas. Maganda pa rin yung napoproduce niya na sound quality pagdating sa mga videos natin. So again, thank you so much Boya for sending this product para ma-review natin sa subscribers natin. And guys, thank you so much for watching and see you on the next Tech Unboxing.